Sa punto pong ito'y makakausap natin si Maribel Buenaobra, Executive Director ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Miss Connie Season. Yes, ma'am. Gaano ho karami na ang ating ide-deploy ng mga volunteers po para sa pagbabantay sa eleksyon sa Lunes? Sa ngayon, prepare kami ng mga IDs for about 300,000 volunteers. Mm-hmm. At I'm hopefully na meron pang ibang mga mahihikayat natin para mag-volunteer po as poll watchers. At hindi lang po, at maging volunteer encoders po sa unofficial parallel count po dito sa command center. Mm-hmm. Ano po ba ang target natin ng mga maximum ng mga magpa-participate na volunteers, ma'am? Alam mo, hindi namin masabi kasi hanggang ngayon marami pa ang nag-i-inquire, nag-message sa amin sa Facebook, tumatawag sa opisina. So, hindi ko masabi ngayon yung maximum number na volunteers na makukuha naman. And maybe until after elections. Kasi pag nakikita nila na magandang yung nangyayari dito sa command center sa pag-validate ng mga election returns, nahihikayat yung mga iba at nag-volunteer din po sila. Oo, pero 300,000, ma'am, is enough or tama ba na sabihin na medyo kailangan pa natin humikayat pa ho ng mga volunteers? Kailangan pa ho natin makahikayat ng mga volunteers. So 300,000 pa ho, hindi pa ito yung maximum talaga, ano? Hindi pa ito yung maximum sana, no? Sana at least, pero kung titingnan natin na merong kulang 86,000 clustered precincts and about almost 36,000 voting centers, at kung magtatalaga ka ng mga two poll watchers per clustered precinct, you can easily have about 200,000 already. Pero meron pong mga volunteers who will act as mga voters' assistance desk. Halimbawa, tutulong sila sa mga botante, hanapin ang mga pangalan. Wala po sila sa loob ng presinto, pero nasa loob po sila ng voting center. I see. Magtatalaga po kami ng mga desks kung saan may posters po naklagay voters' assistance desk, at may PPCRV pong volunteer na nakatalaga. So kung 35,000 plus ang voting centers na may mga desks na yon, at merong mga 2 hanggang 4 na volunteers doon sa assistance desk, more or less dadami na rin po yung mga volunteers. Kasi yung 300,000 ay hindi lamang mo poll watchers. Kasama na rin po dyan yung mga prayer brigade, kasama na po yung sa voters assistance desk, yung mga roving teams po. Sumatotal na po yan ang lahat ng mga volunteers. Pero so far, ma'am, naka 300,000 tayo, tama ho? Palagay ko, opo. Okay. Pero are you doing anything differently po? Or will you be doing anything differently pagdating naman ho sa inyo pong ginagawang paghahanda o pagsusubaybay dito po sa election natin sa Lunes? Okay, Connie, salamat sa tanong mo. Ginagawa namin na regularly namin ginagawa since the last election? Tatlo po yung aming legal mandate. Ano po? Voters education, nakapagsagawa na kami ng mga voters education at training of trainers sa mga diocesan coordinators, IT volunteers, pati sa mga eskwelahan, sa mga professional organizations, sa mga companies. Ayun po nagawa namin. Wala pong nagbago doon. Mm-hmm. Pangalawa, sa poll watching, ganun na rin po, kami po ay nag-train ng mga poll watchers, yung mga diocesan coordinators. Alam na po nila kung anong gagawin. Alam nila yung mandato na we are accredited and we get the fourth copy of the election returns. Papadala po na nila sa amin dito sa Pope Pius Command Center, and we will validate the election returns, the pre-transmitted election returns, and compare that with those transmitted by the server of the COMELEC para makita natin tama ba yung paper trail at saka yung electronically transmitted para makita natin kung may discrepancy o wala. That will assure the public of the integrity of the election. Mm-hmm. So, yun yung constant, yung tatlong mandate na yon. Ang nag-iba sa election na ito, even if it were midterm elections, at sasabihin ng mga iba na hindi kasing kalaga ng presidential elections, we treat it as important anyway. Mm-hmm. Oh, syempre, talaga naman, dapat, oo. Dapat naman. Hindi naman po ibig sabihin, pag midterms, ibaba, isasawalang bahala na po natin. Mm-hmm. Ganun pa rin ang aming
paghihikayat sa mga tao na maging mapanuri sa kanilang mga kandidato. Opo. Titingnan yung karakter, yung kakayahan at yung katapatan. Kailangan magdadasal muna sila, no, Connie, bago sila bumoto. Kasi tanungin nila, ito bang boto ko ay katanggap-tanggap halimbawa ng Diyos, katanggap-tanggap ng ibang mga tao, ito ba ay makakabuti sa bansa? So yun yung mga pamantayan na nire-remind namin sa mga botante. Mm-hmm. Ang nag-iba ngayon sa 2019, because it is the year of the youth, and there are about 2.5 million first-time voters, and about 25 million youth voters, which will constitute about a third of the 61 million registered voters. Malaking porsyento ng mga botante ay kabataan. Oh, mga first-time voters. First-time voters. At sila yung po pwedeng mag-sway ng results of the election. I see. Kaya nagsagawa kami ng voters education campaign to target the youth voters. And how was the turnout naman po? Kumbaga, nasuyod nyo naman yung mga kasuluk-sulukan po para mabigyan po ng impormasyon ng ating mga first-time voters? Ay, oo. Marami pong salamat. Unang-una, dahil alam po natin na ang mga youth ay mga millennials, ano? Sila ay gumagamit ng lahat ng social media platform. PPCRV developed in partnership with East-West Group a online voters education course kung saan voters can just, even overseas Filipino workers can log in, register, go through the voters education online course and then register and become a certified, get a certification of having completed a voters education course. Mm-hmm. Pag walang computer, ma'am, kung walang computer, wala silang access sa computer, paano ho ang ginagawa rin niyo for voter education? Kung wala pong we do it with them sa mga forums, sa mga focus group discussions. We go to dioceses, parishes. I see. May mga assembly po kami. Ako, nakapunta na po ako lalo na sa Bataan, sa Tarlac, sa Bulacan at ibang sa Imus, sa Tagaytay, kung saan-saan pa. At hindi lamang ako, no? Meron kami mga board of trustees na nagpupunta mismo, nagbibigay sila ng mga voters education forum dahil alam namin na, ayun, tama ka, Connie, no? Sa kasuluk-sulukan kung saan mayroon digital divide at wala silang access to a computer. Mm-hmm. Importante pa rin yung face-to-face discussions and conversations with the voters. Pinupuntahan po yan ng mga volunteers po natin. At ako ay gusto kong magpasalamat sa kanila on air, ano, na kami sa PPCRV National ay tuwan-tuwa. Kami po ay nabibigyan ng lakas ng mga PPCRV volunteers nationwide. And sila naman po talaga ang nagtatrabaho para maipalagana po ang mission po ng PPCRV. Okay. Ma'am, isa siyempre dun sa mission na inyong gagampanan ay ang mapanatili po ang kumbaga malinis na eleksyon. At kung sakali ho na may mga irregularidad po sa makikita po sa eleksyon, ano ang pwedeng gawin para na rin ma-educate po natin ang ating mga botante? Okay. Meron po kami dito sa Pope Pius, no? Meron kami command center na sinasabi na after elections, we will validate the election returns. Mm-hmm. So we have volunteer encoders. At the same time, meron po kaming tinatawag na call center. Bibigay po namin ang mga numbers sa inyo, hindi pa lang sa Lunes, para naman meron po kami mga volunteers na pwedeng tawagan po ng publiko kung meron po silang mga reklamo o meron silang good news or bad news or kung ano pa man that they want to share with us. Now, before we share that with the public, PPCRV National, we will have to ensure na we verify the reports first. Para hindi naman po tayo makuryente, ano po, na kailangan verified po yan. We don't want to distribute and disseminate fake information and fake news. That's right. Kaya naman po, salamat, Connie, ha, kasi ang alam ko, ang GMA, nandito ngayon, actually, meron po silang ginagawa ngayon sa command center, nagtetest po sila ng kanilang equipment, dahil alam po nila na tututukan nila yung command center. So nagpapasalamat kami sa mga media networks. Dahil po sa inyo, you'll be able to amplify the good news about the elections. Mm-hmm. Ngayon, the reports that we receive from the field will be verified. The reports will be given to us by our diocesan coordinators. We will collate them according to and categorize them. Ano ba yan? Election violence ba yan? Vote buying ba yan? O ano po yan? We collate the reports, we verify, and then we submit to the Commission on Elections. I see. Okay. Siyempre sa proper channel po, no?
hindi namin kasi, hindi kami po pwede magkaroon ng press conference kasi unang-una, we have to verify the report. Mm-hmm. At pagkatapos po, masasabi lang po namin kung tama ba yung report o hindi pagkatapos ng verification process. That's true. And because we are collaborating with the Commission on Elections and the government, we want to be able to respect yung jurisdiction na yung mga reports will be given to them officially as well. Ma'am, marami pong salamat. And of course, we're one in praying with you na sana ho ay magkaroon nga tayo ng isang malinis na eleksyon dito pong Lunes. Salamat, Connie. Thank you so much. Thank you. God bless bye po. Bye-bye. Opo. Bye-bye. Yan po naman si PPCRV Executive Director Maribel Buenaobra.